naman ang market dito sa Paris dahil nilipat na ang lockdown. So ang dami na naman tao, kaso nakakatakot, di ba? Baka magkaroon ng second wave. So ang dami na naman nagtitinda ang mga sasakyan. Halos traffic na naman, business as usual na naman dito. Pero iba nakamask, ang iba hindi. So ayan, lipas na naman sila. Pero nakakatakot pa rin eh. At yung iba pa rin yung pakiramdam ko. Bibili nga pala kami guys ng isda. Dahil mas maganda daw doon sa lugar doon, Lolo. Tingnan natin kung ano mabibili natin doon. Nabasa na naman sila. Ang gaganda ng bulaklak mo. Eh. So, may purple flowers. Irish. Sigabuhan ng mga bulaklak ngayon. Ah. 2.95 euro. Sigurado to guys, itong puno na naman ng tao sa park nito. Dahil ganitong mainit, karamihan sa kanila mga nagsasunbaking. Ayun yung mga process. Dito may kinuha kahapon guys, sa lugar na to. Na kinuha ng ambulansya tsaka ng mga pulis. May hinala na may tama yun dito sa lugar na yun. Nakaporton kahapon yan tayong mga pulis sa ambulansya. Alam na this. Ayan bukas ang bili ng isda. Ay kakunti na, ubos na. Nahuli kami guys dahil magkuko na kasi. Alas 12 na ng tanghali. So nagising kami, it's 11:30. Pupunta tayo ngayon doon sa kabila, sa isang bilihan. Samahan niyo kami guys ha. Okay, so tapos tayo. So red pa. Hindi pa ganung karami ang sasakyan na dumaraan. Hindi katulad talaga dati na halos dikit-dikit ang mga sasakyan. So ang iba kasi ay nag-work at home pa sila. Kaya ganun. Sa mga estudyante, hindi pa nagbubukas. Wala. Mag-check na magkutom din ng mga magnanakaw dito. Alam nyo ba guys, makuwento ko lang sa inyo na nakawan ako dati rito kung sumakay ako ng bus. Dahil ang suot nating jacket is bali madulas siya kasi nasa harap ko yung body bag ko. Sinisiksik ako ng isang taong matanda. So kumapit ako ngayon sa istribo sa bus. Naikot yung aking bag na punta sa likod. Yung nasa likod, ang atensyon ko nasa harap dahil iniuntog niya ako. Yung ulo niya pinapalo sa akin. Ando na ang aking atensyon. So ngayon, hindi ko na malayan na matitindi mga hawakan dito eh. Nakuha niya sa akin. Nakuha sa akin yung susi ng amo ko na pinagtatrabahoan ko. Bali, dalawang susi ang nakuha. At yung wallet ko. First time lang ako nagdala ng wallet kasi bibili ako ng aking ibibigay na pasalubong sa Pinas, yung mga damit na gawa ng France, yung I love France, yung mga ganon, mga souvenir ganon. So pagtingin ko sa isang station, nagbabaan ang dami, pati yung mga kumukha sa akin na isang babae. Pagtingin ko sa bag ko, wala na, nakabukas na siya. Ang bilis ng pangyayari. Wala pang 5 minutes siguro yon. O 3 minutes lang siguro. Nadali agad. So ayun.
Ingat-ingat din dito pagdating ng Europa. Ang dami, marami rin sa Pilipinas. Mas matindi ito. Yun lang, share ko sa inyo. Guys, malapit na tayo sa bilihan ng isda. Sana meron pa. Mukha namang meron pa tayo nakikita. Wala na. Pardon. Ayan guys, may mga isda. Ito si ate. Ayan guys, nakabili na kami ng aming biniling isda na makarel. Ayan. Bali, 9 euros, 1 kilo. Pagkatapos di kami nakabili ng ulo na salmon. Yun ang masarap na isisigang. Yung mga salmon. So pagkatapos nito, dadiretso na ako sa aking trabaho. Yan sa tapat ng bahay, sa matanda. Ayan. Sama kayo? Gusto nyo? Ayan guys, pupunta tayo sa trabaho ko rito sa matanda. So, sa maagang nagsara ang Carrefour Market, hanggang alas 12:30 lang sila. Pag Sunday kasi rito, kalimitan ng mga grocery, magsasara yan. Family day. So ayun lang ang sa amin, initrahan. At dito yung aking trabaho. Ayan guys, nandito ako na sa aking trabaho. Bibigyan natin ng pagkain si Lolo, yung aking naalagaan. At panoorin niyo guys kung paano ako ginagawa. Hello guys, bali ito yung pagkain niya at si Rosaldi ang gumagawa nito. Ayan, shoutout sa kanya. Mukhang masasarap pa na naman si Lolo dito sa ginawa ng pagkain niya. Ayan guys, nakakuha na tayo ng pagkain ni Lolo at ilalagay na natin ngayon ito sa wrap. Ayan, ito ito ginagawa namin. Ilalagay natin dito. Katapos iinit lang natin ito sa wrap. Ayan guys, papainit muna natin ng konti kasi nanggaling sa rack siya. Ayan guys, ito yung pagkain na ibibigay natin sa matanda, kay Lolo at saka ito. Hello guys, ayan bali tapos na natin pakainin at ilagay sa kwarto ang matanda, pinahiga na natin. So ayan yung view dito sa terrace ni Madam. Kita natin yung Eiffel Tower, ayun mo. So ayan siya. Pakita ko sa inyo yung lugar dito. Ayan ang lugar dito guys. Yung malalaking building na yon, mga gilid ng Paris na yon. So hindi pa ganun karaming tao talaga. Siguro may mga takot pa rin talaga sila. Awa naman ng Diyos. Kasi kinuha na rito eh. Nilip up na yung lockdown. So kaso nga lang din, may oras talaga at may mga control. Yun ang mahirap dito. So patuloy pa rin yung mga Pilipino rito na tulong-tulong, na magbigay ng relief. Yun ang kagandahan sa Paris, na talagang maraming tumutulong na mga kababayan natin, lalo na sa mga walang papel, sa mga matatanda na hindi na makapagtrabaho, mga senior citizen. Talagang tinutulungan ng mga kababayan natin dito. Ayan, taas tayo kaya sa kay Wilson na namimigay, namimigay siya ng mga gulay. Ayan, mga prutas. Ayan, shout out sa'yo. Mahusay ka, kabayan. Sana pagpatuloy mo pa at marami kang kababayan natin na matulungan. Ganon din sa brother natin na samahan ng guardian. Ayan, sa brotherhood nating guardian. Ayan, maraming salamat sa inyo sa pagtulong nyo sa ating mga kababayan dito sa Paris. At saka guys, shout out din tayo sa lahat ng Filipino community na nandito sa France na tumutulong talaga sa ating mga kababayan sa panahon ng pandemic na ito. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ganon din po sa MPC. Ayan, sana kita-kita ulit tayo pagkatapos na ito.
Sana nga, sana nami-miss ko na rin yung mga banding natin niya sa MTC. Ayan, sa gawain sa Mabuting Pastol Community. Ayan guys, tapos na tayo maglipit ng plato at naglilis tayo ng konti. So, bali pa uwi na tayo. Yes, hello guys sa muling pagpapatuloy ng aking vlog. Ayan, maraming salamat po sa mga nagko-comment po sa akin at papashoutout po natin po sila. Tulad po ni Saldi Shopno and Family sa Pansa, Cavite. Ayan, sa iyong pamilya dyan, ingat kayo, God bless po. At kay Francis Telerba ng UAE, kay Maria Estela de Escabels ng Cannes, France, ganun din kay Apollo Garcia at sa family niya nasa Pansa, Cavite. Ayan, pati rin sa shoutout din sa pamilya niya dyan sa Mindoro. Ganun din kay Samily and Stephanie Vlog na talaga naman lagi sumusubaybay sa atin sa anong mga ating vlog na ginagawa. Ganun din kay Lenalyn Benteroso ng Kuwait, maligayang panonood sa aking vlog. Ganun din kay Ate Marites Sulit dito sa France. Talaga naman bawat upload ko mga 3 minutes pa lang, meron na kaagad comment. Ayan, may pasok ko sana. Kay Pinay in Paris, ate, salamat sa pag-shoutout nyo sa aking channel, sa inyong vlog. Ayan, maraming salamat po. At ganun din sa kaibigan nating sa Korea, si Eddie Gatilian alias Tote Bagwis. Ayan, pinapa-shoutout niya po ang kanyang pamilya na nasa Alfonso, Cavite. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ganun din sa aking sa side ng asawa ko, sa Gallego family dyan sa Tarlac at sa Abayan family. Shoutout po sa inyong lahat. Maligayang panonood po sa aking vlog. Ayan, thank you. At sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking channel, ayan, pindutin nyo lamang po ang subscribe. Pagkatapos, kung pwede nyo pong pindutin yung all na po ang pakipindut nyo. Ayan. Thank you guys at maraming salamat sa inyo. God bless po sa ating lahat.